Maaring ibalik ang fuel surcharge na noon pa hinihiling ng Philippine Airline, Cebu Pacific at AirAsia dahil sa pagmahal ng krudo sa world market. Sabi ni Transportation Undersecretary for Aviation Antonio Tamayo, nakikipag-usap na ang Civil Aeronautics Board sa local carriers para gumawa ng fare matrix scheme kaugnay sa fuel surcharge. Ang gusto raw kasi ni Transportation Secretary Arthur Tugade, magkaroon na ng template kung saan otomatikong ia-adjust ang plane fare depende sa presyo ng krudo, para di na raw palaging hingin pa ng local carriers ang permiso ng DOTR. Hati naman ang reaksyon ng ilang nakausap namin na madalas bumiyahe. Paano pa yun pag mataas na yung pamasahe? Kunwari, balak nilang magbakasyon. Pero wala na. Wala na po pocket money? Oo, wala na pocket money, wala pa sa lubo kasi napunta lahat sa plane ticket, di ba? Okay lang. Kasi po? Kasi yung, siyempre yung price ng oil tumataas. Mm-hmm. O di siyempre, lahat naman na gumagamit ng oil, dapat itaas din. Hindi lang mga namamasyal ang apektado, pati yung mga OFW o mga kailangan bumiyahe agad pa probinsya o pabalik ng Maynila para makapiling ang mga mahal sa buhay pero walang oras para sa mahabang land o sea travel. Ayaw naman munang magbigay ng komento ng Civil Aeronautics Board dahil posibleng matalakay ang isyo sa nakaschedule nilang pakipagpulong sa tatlong airline company sa bansa. Jamie Santos, GMA News.